Ito ang bahay ni Rizal rito sa Talisay, bahagi ng Dapitan City. Dumating si Rizal rito sa Dapitan City Hulyo 17, 1892. Pero ayon sa National Historical Commission, nagsimulang tumira rito si Rizal sa bahay na ito Marso na 1893. Walong buwan siyang pumisan doon kay Governor Ricardo Carcenero, yung Governor General ng Rizal. Walong buwan siyang pumisan doon hanggang sa siya'y lumipat rito sa bahay na ito, rito sa loob ng Rizal Shrine, bahagi ng Talisay. Marahil ay kaya bumukod ang pambansang bayani sa Governor General ng mga Kastila ay sapagkat dumarating si Josephine Bryan mula Hong Kong. Ito yung itaas ng bahay ni Rizal. Ito yung mga salasit. Ito yung si Josephine Bracken na maaring siyang dahilan kung bakit bumukod ang pambansang bayani kay Governor Ricardo Carcenero roon sa Casa Real malapit sa simbahan ng Dapitan. Yan si Josephine Bracken. Malago ang buhok. May hawak na mga sulat mula kay Rizal. At ito ang kanilang silid. Ang kwarto nilang dalawa ni Rizal. Ayan sa dilim, may kama riyan, kamang pangmayaman nung araw. Ito yung kanilang silid. Ayan yung may aparador dyan. Pundido ang bumbilya. Marahil ay maraming matatamis na magdamag ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Rizal at ni Josephine Bracken. At ito yung kanilang kusina. Dito nagluluto sina Rizal at Josephine ng kanilang pagkain. Ayan ang kanilang mga kagamitan gawa sa lupa. Ayan, kawali. Kawaling lupa. Palayok. At iba yung iba pa nilang mga gamit sa pagluluto. Ayan ang kanilang lababo. Ayan, may batya. Nakasandal. Ayan yung kanilang mga lutuan. May mga kaldero. Ayan, may mga takuri.
Ito ang kanilang saingan. Kung sinong nagsusupply kay Rizal ng bigas o kung saan siya bumibili ng bigas, ang pinakamalapit na komunidad ay dyan lamang sa Bagting. Noong kapanahon ng yon, marahil ay wala pang nagtitinda ng bigas. Pero ang ipinagtataka, saan kumukuha ng bigas ang pambansang bayani? Hindi na babanggit ng National Historical Commission na si Rizal ay may malaking lupain doon sa Katipunan. Ngayon ay bukod ng bayan sa Buanga del Norte. Noong araw sa kapanahonan ni Rizal, lahat ng lugar rito sa Dapitan, mula rito sa Dapitan hanggang doon sa kaduluduluhan hanggang Sibuko, Siraway, Siokon, Baligyan, bahagi ng Dapitan, ang mga lugar na yan. Ang Katipunan mula rito sa Dapitan, nasa 28 kilometers lang. Ang lupa ni Rizal sa Katipunan, nasa 48 hektaryas. Nasa kanyang pangalan ang deklarasyon. Pero nung mamatay si Rizal, hindi na nabalikan, pinosisyonan niya na ibang nagmamayari. At marahil doon nang gagaling ang mga pagkain, bigas, para kay Rizal. Baka doon nagpatanim ng palay sa yung palay na nasa ano sa bundok, kasi yung lupa na yun bahagi ng bundok eh. Marahil mula ron ang parte ni Rizal ibinyahe sa dagat ang Katipunan mula rito. Malayo na siguro ang 10 kilometro. Ang sabi, bukod sa isang magsasaka si Rizal, isa din daw ang mga isda. Nandyan lang ang dagat. Kung sa ulam walang problema, nandyan lang ang dagat. Baka sagana pa sa isda noong araw. Nandyan lang ang banderon, nandyan lang ang ilog, baka nandyan lang ang mga tulya, mga halaan. Si Rizal bilang isang Tagalog alam niya ang mga kabibing yon. Uli. Mayroon mo, ayan o. Pumapasok rito sa kanal na to ang alon ng dagat. Kapag high tide, ito ang dagat. Dito siguro nangingisda si Rizal. Noong kanyang kapanahonan ay sagana pa ito sa isda. Mga kabibe, marami pong salamat sa inyong panonood. Pakisuporta naman po sa Muntikong Channel. Pakisubscribe po. Ito yung paborito kong syudad, yung paborito kong lugar, ang Dapitan City. Yun, yung banderon, yan ang pulawan. Diyan dumadao mga barkong galing Maynila, Cebu, Dumaguete.
Salamat po.